Love mo si Kahel Hawiti. Kahel, halika be. Ang aga-aga ay nag-aangilan na kayo? Ha? Hindi po kayo nakontento doon sa bakanting lote? Hindi ka talaga, Witty. Tinan mo, hindi ka ba naawa sa sarili mo? Oh, tinan mo. Tinan mo yung balahibo mo. Oh, lagas na nga yan. Tapos ganyan pa ang gagawin mo. Lalo kang may stress nyo niyo. Kung naman, huwag ganyan. Huwag mong patulan si Kahel. Ha? Dapat i-relax mo yung isip para hindi ka ma-stress lalo. Kahel! Kahel! Halika! Pasok ito! Akala kasi ni Witty, kalaban pa itong si Kahel. Ay! Ay! So, inaabangan mo talaga. Hindi ganyan, ha? Hindi ganyan, ha? Halika, be. Halika. Up, 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 up. No. No. Huwag ganyan, be. Huwag ganyan, ha? Huwag. Huwag mong ganyan yun si Kahel. Sana? Huwag ganyan, ha? Huwag. Pagka ganito kasi kinakalma ko siya kisa pagalitan, kaya saktan. Hinahapros ko lang siya para kumalma. Huwag Huwag mong atakuin si Kahel, ha? Isang kasi nagtatago yan dyan sa ilalim. Uy, 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 uy. Huwag dyan. Wala dyan si Kahel. Hindi mo pwedeng atakuin si Kahel, ha? No. Huwag si Kahel kaya. Hindi na nga pumapatol sa iyo, eh. Hindi ka na nga niya pinapatulan. Tapos ikaw yung sumusugod. Kaya ganito siya ka-aggressive. Ay, anong pala? Nasa ilalim? Ando pala siya sa ilalim? Huwag be, huwag. Dito ka lang. Dito ka lang, dito lang. Dito lang. Ayun, umakyat na. Umakyat na siya dun. Oh. Witty. Ito naman eh. Huwag ganyan. Ha? Huwag ganyan, ha? Behave lang, be. Behave lang. Pakainin pa natin ng mga ibon kasi, oh. Maaga kong tinanggal ang kanilang patuka para linisin. Kaya behave ka lang, ha? Kasi, oh, naghihintay na, oh, pagkain ng mga ibon, oh. Sumusungaw na yung baby nila. Na? Behave, ha? Behave ikaw, ha? Dami mo ng kalmot, oh. Na. Madami na siyang kalmot kasi napaaway siya nung isang gabi. Behave, ha? Behave na si Bitbit. Behave na, ha? Ay, magwawalis pa ako. Naulot yung pagwawalis ko dahil nag-aangilan kayong dalawa. Na? Sige. Si, para tuloy-tuloy ng trabaho ni Mama, ha? Behave na, Witty, ha? Witty? Ito nga pala yung mga tinanggal kong nest box. Yan. Ganyan po ang resulta kapag nailagay natin yan sa loob ng cage. Hinangap-ngap nila ang bubong. Katulad nito, ayan, kinukumpuni ko na lang para kahit paano po ay meron silang bubong. Kaso, wala, tinatanggal pa rin nila. Bali, apat po. Oh, ayan, tatlo pala ito. Naka-ready na ang isang cage nila para
mai-transfer ko na yung isa sa mga pares na ibon sa garahe. Kasalukuyan pa kasing naglimling, mahirap din na isturbuhin ko, baka maudlot. Kaso ang problema, dalawang pares na nandoon sa isang cage, mamaya pag tinanggal ko yung isang pares doon, mabubulabog naman yung naglilimlim, kaya mahirap, didiskartihan ko na lang. Oh, coffee! Kumusta ikaw? Araw-araw po yan siya ng gagamot. Kinakain na talaga yan. Kaya hindi ako nagpakawalan itong herb na ito para sa kanila. Hello! Good morning! Good morning! Ayan. Kahapon, tinanggal ko po yung cage, yung nest box. Tinanggal ko po ito. Uy! Alas 6 pa lang ng umaga. Huwag mo awayin, bre! Kaya yan, inaaway niya na. Ang nangyayari po kasi, kahapon, binago po sila. Ito yung, yan, tsaka itong nasa likod na kulay yung bronze. Yan po yung magpares. Galing po yan sila sa garahe. Tapos ito yung ito yung original tatay nila. Ilang henna po ang inilagay ko dito, pero ayaw niya. Tapos yung galing sa garage, nilipat ko dito yung dalawa. Ayun, nagustuhan nitong kak, nitong original father, yung isang kapares nito. Kaya niya inaaway. Inaaway niya ito. Ayun ang pares. Ayan, silang dalawa magkasundo na. Kaya inaaway niya ito. Dating magpares po yung dalawa. Ngayon, ito na ang nagmamayari. Tapos, ina-access na nito ang nest box. Pumasok na silang dalawa doon sa loob kagabi. Tapos ito naman, naawa ako dahil wala pa itong nest box na ito. Hindi ko pa ito nilagay. Eh, ang nangyari, nung naobserbahan ko siya, naobserbahan ko ito, dito yan, pabalik-balik yan siya dito. Yan. Kaya ang ginawa ko, baka mamaya madali siya ng pusa dahil nandoon na siya sa sulok. Nilagyan ko ito ng box para hindi matukot. Eh, ang problema, pag lumipat na naman siya dito, madudukot pa rin ng pusa. Kaya, ang ginawa ko, ipinasok ko na lang yung nest box para sa kanya. Kaya, buti na lang, pumasok naman siya doon at tahimik siyang natulog. Kaya, ayan, inaaway nito. Inaaway niya ito. Kaya hindi mapakali ito. Kasi nga, ginagwardyahan niya ang ito, itong hen. Type niya ito. Kaya ayaw niyang pakawalan. Inaawa naman ako kasi kung nilagay ko na siya sa isang cage na bakante kahapon. Sa cage na ito, dito ko siya nilagay. Kaso mag-isa lang siya. Ngayon, kung yung original na pares pa rin ang ilalagay ko dito, kawawa naman yung yung original father. Mag-isa lang din siya rito. Eh, yung dating kasama niya na parehong hen, inilipat ko na doon sa garahe. Yan, dito ko na sila inilipat yung galing sa likod. Yan. Hindi ko lang alam kung parehong hen ito kasi galing ito sa brother ko. Pareho pong nangingitlog ang mga yan. Pero obserbahan ko pa din kasi itong cage na ito, binago ko na, tinanggal ko na yung dalawang nest box na nilagay ko dito sa loob. Tapos pinalitan ko ng isang malaking nest box. Yung para talaga sa kanila. Tapos kahapon, tinanggal ko itong
ito, tinanggal ko yan. Medyo, parang ano, kumbaga, hubad yan. Napansin ko, ingay sila ng ingay. Tapos, nung nilagyan ko nito, ayun, tumahimik na sila. Ayaw nila ng, ano lang, na naka-open. Gusto nila medyo close. Ganun po. Ito yung dalawang pares na ito. Meron ng isang inakay, malaki na, nasa, ayun o. Ayan. Malapit na po nila ilabas yan. So ngayon, ang gagawin ko, itatransfer ko sila doon sa likod. Yung bakanteng cage, doon ko sila ililipat. Kaso, ang problema, pag kinuha ko ito, mabubulabog naman ito. Ito sila, mabubulabog dahil kasalukuyan pang nagdimlim. Yun, so, antayin ko muna na mamisa ang mga itlog nito bago ko i-transfer ang dalawa. Ayan, yung dalawa bago ko sila i-transfer. Kaso, problema naman, pag transfer ko ito, tapos nabutan naman ng itlog na ito, problema din. Kaya hanggat maaari, ma-transfer ko kaagad na hindi pa sila ng itlog. Kasi yun, naglilimlim ka sa lukuyan to. Nakakaawa kasi maliit ng kanilang nest box. Tapos itong cage na ito, ayusin ko ito, lagyan ko siya ng nest box na tamang sukat. Coffee. Oh. Okay ka lang, be? Tapos ka nang kumain ng herb? Very good ikaw, no? Hello, ready? Hello, ready? Ready, hello? Hello? Umaga na. Tulog pa? So, ganun po. Tapos, itong egg na ito, hindi ko pa siya inalis dyan. Tapos mamaya, gagawa po ako ng egg food, yung wet food nila. Ano ba, nag-aaway pa rin kayo? Ha? Yan, parating ginagwadyahan nito, yung hen. Kaya ito hindi mapakali. Ayan, inaaway. Once na lumapit ito doon sa hen, tinataboy niya. So hanggang dito na muna, mga kakat lover, ang maibahagi ko sa inyo regarding sa aming mga alaga, kung ano ang kanilang mga character sa bawat araw. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, mag-ingat po tayo parati saan man tayo naroroon. Bye!